What's up mga ka-idol? Ngayon, panibagong araw, panibagong hanap buhay na naman natin yung gagawin. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung anong kaibahan sa kasaba at sa cornstarch. So mayroon akong mga ingredients dito sa ice cream, mga flavor. So iisa-isahin ko yan para malaman natin kung saan dapat ginagamit yung mga yan. So, bago ang lahat yan, magpapasalamat ako sa Panginoon dahil nasa 20k subscriber na po tayo. So, maraming salamat sa Panginoon dahil siya ang nakakaalam sa lahat ng yan. Ang lahat ng ginagawa natin, siya ang nakakaalam. So, hindi natin kakalimutan na magpapasalamat sa Kanya dahil siya ang nakakaalam sa lahat ng bagay na ginagawa natin. So maraming salamat. Pangalawa, sa inyo, dahil subukta kayo sa akin, sa aking YouTube channel, nag-subscribe kayo. So, maraming salamat sa inyo lahat. So, hindi ako masasawang magpapasalamat sa inyo dahil subukta kayo sa akin. So ngayon, mayroon akong kasaba at cornstarch. Sa nagtatanong kung walang kasaba, pwede ba ang cornstarch? So, hindi pwede ang cornstarch kasi kakaiba sila ng lapot. Ang cornstarch kasi, ginagamit lang to sa mga maha, sa mga pineapple pie, buko pie, mga ganun. So, malaki ang pagkakaiba nila dito sa kasaba kasi ang kasaba, sobrang lapot siya. Ito yung ginagamit sa pang ice cream talaga. Kasi pag ito yung gagamitin natin sa ice cream, yung cornstarch, ang kalalabasan nito, crystallized siya, tsaka magaspang yung ice cream natin, hindi siya creamy. Maganda siya sa umpisa, pero pag tumigas na siya, doon lalabas yung gaspang niya, tsaka yung crystallized. So, kaibahan nito sa kanilang dalawa, ang lapot nito, ano lang siya, hindi siya masyadong lapot, parang malabnaw lang yung lapot niya. Saka itong kasaba, sobrang lapot, kaya yung pag sa ice cream natin siya hinalo, magiging creamy siya dahil sobrang siyang lapot. So ayan pong kakaibahan dyan. Sa mga nagtatanong ko kung yung tapioca ay iisa lang ba sa kasaba, iisa lang po sila yon, parehas lang po sila, magkakaiba lang po yung tawag kasi halimbawa pag taga ang tawag dito sa Ilonggo ay ano, matling. Pag sa Mindoro naman ang tawag dito yun ay tapioca, yun ang tinatawag nilang tapioca, gaw-gaw, matling, tapioca, kasaba, yun ang tawag dito. Parehas lang po yan sila. So, dito naman tayo sa Milk Boy. Ito yung pinaka-importante. Sa mga nagtatanong po kung saan ito mabibili ang Milk Boy, mabibili natin to sa palengke o sa mga grocery. Pag mayroong nagtitinda na mga harina, mga bakery supply, nagbibinta din sila yung ang Milk Boy. Tapos ang kilo nito nasa 240 na ang kilo ngayon. Tumaas na siya. So pag bibili ngayon nito, sabihin niyo po sa bibilihan niyo na Milk Boy kasi pag hindi nyo sabihin, baka bibigyan kayo ng yung local, kasi may local kasi dito yung skim milk na ano, Farmland yung brand niya. So baka bibigyan kayo nun, so masisira yung gawa natin. Kaya pag bibili kayo nito, masasabihin nyo, Milk Boy. So, sa mga nagtatanong kung anong pwede ipalit sa Milk Boy, kung wala kayong mabilihan, pwede kayong gumamit ng Bear Brand o kaya Nido.
ang pwede ipalit natin dito. So ayan po. So dito na naman tayo sa gata. So ang gata po, pinaka-importante po to sa ice cream na ginagawa natin. Kasi kung wala to, yung ice cream natin, kahit anong dami yung gatas, kahit anong dami ng mga flavor natin, wala rin mangyayari pag wala tayong gata. Kasi ito yung nagpaganda ng ano niya, texture, saka yung lasa. So kailangan natin itong gata. Tapos, saka yung asukal. Ang pinaka-importante ingredients natin sa ice cream natin, itong apat na klase. Asukal, gata, kasaba, saka milk boy. Yung apat na yan, makabuna tayo ng ice cream dyan. Depende na lang sa atin kung mag-atay ng mga pangpalasa ang iba, tulad ng condensed, iba. Mayroon pang ibang mga pangpalasa, mga pineapple chunks, ganun. Depende na lang sa atin. Pero itong apat na ingredients na yan, pati yung tubig, pang lima yung tubig, yun, makabuo na tayo ng ice cream dyan. Kailangan din natin ma-insakto yung sukat nito. Halimbawa, yung kasaba natin, kalating kilo, yung asukal natin dyan, 2 kilo. So, dito tayo magbabase sa kasaba. Kung 1 kilo ang gagawin natin, maging 4 kilo din yung asukal natin. Saka yung gata natin, i-adjust din natin, pati yung milk boy. Kasi pag hindi sila magkatukma dyan, halimbawa pag kalating kilo yung 1 kilo yung kasabang gagamitin natin, tapos yung asukal natin 3 kilo lang, o kaya 2 kilo, siyempre yung tubig natin, mas marami din yon kasi 1 kilo yung ginawa nating kasaba. Siyempre tatabang yung ice cream natin. Tsaka yung gata natin pagpuplangin din, mawala yung lasa niya, wala siyang, hindi makuha natin yung saktong lasa, pati yung milk boy. Kaya yung apat na ito, kailangan na sa saktong suka to para sa kalating kasaba. So yun po. Tapos dito tayo sa mga flavor. So ang mga ginagamit kong mga flavor, mga gumagamit din ako ng mga tulad nito, mga powder, ubi powder, avocado powder, chocolate powder. Pero gumagamit din ako ng mga, depende na lang sa atin kung anong gagamitin natin. Yung pure na bunga, pwede rin. Pero pag dito tayo, mas matipid kasi ito, kaya ito ang ginagamit ko. Kasi pag yung isang awan, yung 1/4 nito, yung powder na ube, ano lang, 35. Tapos, apat na gamitan na ito, apat na timplahan na. Tapos, pag limbawang ito avocado, bibili tayo ng bunga, 1 piraso na avocado, kaya 2. Siyempre, 1 gamitan lang natin yun. Mahal ang avocado ngayon. Nasa, siguro, pag 2 piraso, ang mababayaran natin doon, lagay natin 60. Tapos, 1 gamitan lang. So, dito na lang tayo sa powder. Apat na gamitan natin. So, nakakatipid tayo dito. So, ito yung ginagamit ko. Mga powder na mga flavor. So, sa mga viewers ko na gumagaya sa akin, sa mga video ko, na hindi nila nakuha yung tamang texture ng ice cream, huwag kayong malulungkot dahil ganun po talaga sa una. Medyo may kahirapan talagang gumawa ng ice cream. Dali lang siyang tingnan, pero pag ikaw na mismo ang aktual na gagawa, talagang may medyo kahirapan talaga. Tulad sa akin dati, nangangapa din ako, ganun din ako dati, hindi ko nakuha talaga yung texture ng ice cream.
minsan nga dumating pa sa punto na hindi ko na pakinabangan yung ginawa ko dahil yun nga walang parang ibang lasa, tapos yung parang may mga buhangin, mga ganun crystallize, ganun parang hindi siya talaga nabu, parang hindi siya ice cream. Kaya so sinubukan ko lang ng sinubukan hanggang sa nakuha ko talaga yung texture niya. So ngayon, so gusto ko naman ng i-share sa inyo kung paano gumawa ng ice cream. So try and try lang hanggang sa makuha natin yung tamang texture ng ice cream natin. So ayun po, sana po may matutunan kayo sa video ko. So yun lamang po, maraming salamat ulit sa inyo dahil nasa 20k na po tayo ang subscriber ko. So maraming salamat talaga sa inyo. So yun lamang po, maraming salamat, bye bye.